Today we're going to try Maya Retuerma's longganisa chips. Maya Retuerma developed the longganisa chips when they entered a contest in entrepreneurship. So she made two versions. So this version is longganisa chips with tapioca starch and longganisa broth. And then the second one is longganisa meat with tapioca starch. So we're going to fry it and then we're going to taste it, and I will give you a quick review of the longganisa chips created by Maya Retuerma. We already have our hot oil, so we're going to put them together. Ayan. And as you can see, mabilis siyang maluto. Okay? Oh, saglit lang. Seconds lang, luto na siya. Okay. Ay, nasunog. Ibig sabihin, sobrang tagal. Okay, let's try another one. So again, isang meat, isang broth. Oh, that was fast. There you go. Seconds lang po ay naluluto na yung ating longganisa chips. Okay? One more. Huh? Where's the other one? Ah, there. There you go. I think konti pa tong isa. Ito pwede na. Yan. So, kailangan lang natin ng mainit na oil para pag hinulog natin yung chips, madali siyang maluluto. One more. Yan. Oh, ang ganda kasing panoorin eh. Kaya, ulit ako ng ulit. Yun. Oh, ang laki oh. There you go. So, eto na ngayon yung chips na longganisa chips. One with broth and one with meat. Okay, try na natin itong longganisa chips by Maya Retuerma. So, we will start off with this. Eto yung longganisa chips na ang ginamit niya ay broth and tapioca starch. So, malaki siya kumpara dito sa ginamitan niya ng meat and tapioca starch. Okay, so mas bumusa siya. Pero pagdating sa speed ng pagluluto, sabay lang silang naluluto. Okay? So, try natin ng may suka. Okay, try natin ng may suka. Mmm! Ang lutong. Mmm! Nice. Mmm! Sana nalilinig nyo kung gaano siya kalutong kasi talagang malutong siya. Okay, very subtle lang yung lasa ng kanyang longganisa. Yung longganisa chips with broth. Now, let's go to this one. This is longganisa chips with meat and tapioca starch. Malutong din siya. Okay. So, yung pagdating sa lutong, pareho silang malutong. At saka, pagdating naman sa lasa, parehong nalalasahan yung longganisa. Ang isang advantage lang nung broth ang ginamit, I think, ay yun yung lumalaki kasi siya. Nagbumubusa siya. Nakita nyo naman, di ba, nung hinulog ko siya sa mantika, maliit lang siya, halos magka-size lang. Pero nung hinango na natin, ang laki na ng difference sa size. So, I like this kasi subtle lang yung flavor niya. Okay, itong sa longganisa broth. And, I like the idea that it's very quick to cook. Okay? Kita nyo, pag uhulog natin, ilang seconds lang, bumusa na, tapos tinanggal na natin. So, Try uli natin to. Masarap siya, may suka. Okay. So, guys. Sorry. Ang galing. The taste of the longganisa actually hits you pag nakakain ka na ng mga isa o dalawang chips. Okay?
Ayun, no? Lasang-lasa ko yung kanyang longganisa. Okay? So, ladies and gentlemen, I just wanted to share with you this longganisa chips developed by Maya Retuerma, teacher from Governor Juanito Reyes Remulla Senior High School. And this longganisa chips is definitely tatak Remulla.